Lumaki akong kilala ang Diyos, pero hindi ko alam kapag ako'y namatay, saan mapupunta. Sa langit o sa impyerno? Kaya't sa aking batang kaisipan at damdamin, tumingala ako sa langit at nasa bitna. Sana, Panginoon, pag namatay ako, gusto ko sa langit mapunta. Sa mga narinig ko, maganda sa langit at sa impyerno ay mainit. Hindi ko alam na isa na palang panalangin iyon na makalipas na maraming taon, nalimutan ko ng kahilingan na nasambit. Matagal na panahon ang lumipas ng isang mahal na araw na nag-umpisang mangusap ang Diyos sa akin. Damang-dama ko yung dinanas niyang hirap sa krus kung saan siya ay pinako, na dati naman hindi ko masyadong ramdam. Ang sabi sa Biblia sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya binigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniwala sa Kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Hindi ko lubos maunawaan ang ganitong sobrang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan. Hanggang sa isang araw, may mga anak ng Diyos na naging masunurin sa Kanyang utos na ipahayag ang mabuting balita. At naunawaan ni Nanay ang wagas na pagmamahal ng Diyos. At ang karumihan ng Kanyang puso ay luminis nang humingi siya ng kapatawaran sa mga nagawang kasalanan at pinapasok si Hesu Kristo sa Kanyang puso. Nakita namin ang malaking pagbabago ng pag-uugali ni Nanay at kung paano niya harapin ang mga problema at mga kahirapan ng aming pamumuhay. Masaya siya palagi pag umuwi galing sa gawain para kay Lord. Yes, naging born again Christian si Nanay at siya ang naging daan na ako at ang ibang miyembro ng pamilya na magkaroon ng relasyon kay Hesu Kristo. Nalaman ko na ako'y makasalanan at ang kabaitan, mabuting mga gawa, ang religion at karunungan ay hindi pala makapagliligtas sa akin, kundi ang tanging kamatayan ni Hesu Kristo. Subalit walang bisa ito sa buhay ko kung hindi ko paniniwalaan ang ginawa niyang ito sa akin. Ang mabuting gawa at kabaitan ay magiging bunga ng pagkakaroon ng relasyon kay Hesu Kristo. Naniwala ako na namatay si Jesus para sa aking mga kasalanan at nabuhay ng ikatlong araw. Humingi ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanan at pinapasok ko si Hesu Kristo sa puso ko bilang Panginoon at tagapagligtas at nangyari ito noong August 7, 1983. Maraming nabago sa aking pag-uugali at ang pagiging mahiyain ay unti-unting nawala. Magkaroon man ng pagsubok na riyan ng Diyos tumutulong na ito'y mapagtagumpayan. Ngayon alam ko na kung ako'y mamamatay ay sa langit pupunta sa piling niya. Sumapit na naman ang paggunita ng ipinakita ni Hesu Kristo sa buong mundo ang wagas niyang pagmamahal at paano niya ibig tayong maligtas. Sana kaibigan, huwag mong palagpasin ang pagkakataon na ikaw din ay makaranas ng naranasan ko kasama ako ni Hesu Kristo na matay ang aking mga maling gawain at kasama niyang nabuhay sa katwiran, sa kamatayang espiritual at may buhay pagkatapos ng kamatayang pisikal. At makapiling siya magpakailanman. Kaibigan, mahal ka ng Diyos at nais niyang magkaroon ka rin ng buhay na walang hanggan, kapiling niya. Magkaroon ng relasyon, hindi relihiyon, ang nais ng Diyos sa iyong buhay.